Hello sir, ma'am, good morning, good afternoon, good evening sa mga kailangan ng mundo ngayon. Shoutout sa inyo na, so welcome back again sa channel natin. Meron naman tayo isang unboxing na casing ngayon. Actually, isa sa pinakamagandang casing to na unboxing natin this year. Before anything else guys, introduce ko siguro sa inyo itong casing na to. Ang brand ng casing na to is FSP and then ang model niya is CST311. Ayun, baka magtakayo guys kasi nakalagay sa harap isa CST310. Actually, meron kasi dalawang model to. Ang binili ko is yung CST311. So, yun yung nandito sa loob nito. So, huwag na natin patagalin at i-unbox na natin. Okay, start na natin i-unbox. Okay, casing na to is micro ATX. Medyo malaki yung itsura niya pero micro ATX. Okay guys, so ito na yung pinaka-actual na casing niya. So ulitin ko lang guys, ang brand ng casing na to is FSP and then ang model niya is CST311. Ang type ng casing na to is micro ATX and then ang available lang na color nito is color black. And then ang material guys na ginamit dito is SPCC steel. Okay, and then plastic and then fiberglass. Yan guys, so ang papakita ko naman sa inyo yung pinaka-IO port niya. So okay guys, so ito na yung pinaka-IO port niya. So makikita ninyo dito. So meron tayo dito na dalawang USB 3.0 and then meron din tayong dalawang USB na 2.0. Okay, and then merong audio port. So ayan, makikita ninyo dito yung mic at yung headset. And then power button of course and then yan mga LED indicator and then ito yung isa sa maganda guys, ito yung meron siyang RGB LED button. So actually ito guys makikita nyo dito, yan meron niyang RGB. So guys, silipin naman natin yung pinakaloob nitong casing na to. Yan, so tatanggalin natin yung tempered glass yan, para makita natin yung pinakalock niya lang guys. Dito sa pinaka tempered glass meron siyang dalawang thumb screw. Okay, so tanggalin na natin yan. Okay, so please kapag magtatanggal kayo ng tempered glass kasi konting pagkakamali nyo dito, basag yan. Okay? Yan. So, pag natanggal nyo na yung pinaka-thumb screw nya, sila. Yan. So, yan yung pinaka-tempered glass nya. Itabi natin muna doon sa pinaka-box kasi baka mabasag pa natin. Ito yung pinakaloob niya na. So makikita ninyo dito meron siyang manual. Yung pinaka-front niya, pwede siyang lagyan ng dalawang 120mm. Okay, and then sa top niya 120mm din. So dalawa may ilalagay natin. Tapos sa pinaka-rear niya, meron siyang isang libre na kasamang 120mm. Pero hindi siya RGB. So, ordinary na pan lang siya. Yan. Color white yung pinaka-blade niya. Dito naman is PSU shroud siya. Okay, so tingnan naman natin yung pinaka-loob niya. Meron siyang apat na PCI slot. Dito sa pinaka-cover niya din dito sa kabila. Thumb screw rin siya. So, ito yung mga cable niya dito sa IO port, dito sa pinaka-front. Okay. Dito yung standard na power supply. And then, okay. Ang may lalagay natin dito guys na storage is dalawa na 3.5 na hard drive. And then, tatlong 2.5 na SSD. Pakita ko ulit sa inyo yung loob. So, ganda yun lang. So, makikita ninyo guys, meron dito siyang ano, FSP na logo dito sa pinaka-power supply na shroud. Sa mga magtatanong kung ano yung pinaka-maximum height ng CPU cooler na pwede natin ilagay dito is 160mm. And then, sa video card naman, yung pinaka-length.
375 mm. So mahaba yun. So kahit yung tatlong pan ng video card kasyang-kasya dito. So pwede akong magpakita sa inyo ng sample. Meron kasi ako dito dalawang pan lang ng video card. Yun lang pwede kong pakita sample sa inyo dito na pwede ilagay natin. Okay, so wait lang nila. Ito yung video card natin na dalawang pan lang. Pakita ko sample sa inyo guys ha. So kung tatlong pan yan guys, ganito siya kahaba. Medyo mahaba talaga yung casing na to. And then dito pa pala pakita ko sa inyo. So meron siyang magnetic filter dito sa pinaka top. Dito sa front niya rin meron siyang filter din dito na magnetic. So dito sa pinaka ilalim dito sa tapat ng power supply. Ito naman is hindi siya magnetic. Yeah. And then doon sa mga magtatanong if ever na mag-water cooler kayo, ang pwede natin ilagay dito na water cooler yung pinaka maximum is 240 mm dito sa pinaka front na radiator. And then dito rin sa top 240 mm din na radiator. And then dito sa rear is 120 mm. Yan. So hope na nag-enjoy kayo sa ating unboxing today. Okay guys, so thank you sa panonood sa unboxing natin for today. Hope na nag-enjoy kayo. Guys, kung gusto ninyo makita yung fully setup na build nitong casing na to, so wala kayong ibang gagawin kundi i-click yung next video natin. Yan. Pindutin nyo na yan, sabay-sabay tayong manood. Okay, so sa ulit na pagkikita, thank you.